Ang mga kababalaghan nga ba ay totoong nagaganap? O ito ay bunga lamang ng mga malilikot na pag-iisip? Kung totoo o hindi ang inyong mga maririnig sa pagkakataong ito, ay nasa inyo na po yung pagpapasya. Halina at atin pong pakinggan ang ibinahaging kwento sa atin sa yugtong ito na atin pong pinamagatang Shano. Kamusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng mga masugid niyong taga-subaybay, itago niyo na lang po ako sa pangalang Randy. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa akin pong mga karanasan sa aming probinsya. Simula po ng bata ako hanggang sa ako ay magbinata. Ang sa akin lang po ay sana magkaroon tayo ng respeto sa paniniwala ng bawat isa. Sapagkat nalalaman ko po na marami ang hindi naniniwala sa mga kababalaghan tulad ng ibabahagi ko po ngayon sa inyo. Bata pa lamang ay nakaranas na ako ng mga kababalaghan sa aking buhay. Sa probinsya po ako ipinanganak, at hindi ko po ikakaila ng amin pong probinsya ay isa sa itinuturing na salat ng mga lalawigan dito po sa ating bansa. Minsan ay nakipaglamay po kami ng aking mga magulang sa isa naming kaanak na namatay. Ang mga bumabiyahing sasakyan po noon sa amin ay kakaunti pa lamang, kung kaya napakadalang. Bukod po doon, dahil sa mahirap ang buhay, sa halip na mamasahe pa kami, madalas po ay naglalakad na lang. Ang katotohanan niyan ay sanay naman talaga kami sa paglalakad. Walang araw na hindi kami naglalakad nung ako po ay nasa probinsya pa. Tanghali na po nang kami ay dumating sa Lamay, may mangilan-ngilang tao na naroon. Karamihan sa kanila ay mga kaanak din naman. May mga nagsusugal, habang ang iba naman ay nag-iinuman. Ganun po kasi talaga sa probinsya namin. Ang iyakan lang po doon ay sa araw ng pagkamatay at unang gabi ng burol. Pagkatapos, ang sunod na iyakan ay sa paglibing na. Na pwede mong masabi na hindi malungkot ang mga tao, sa halip ay masaya ang mga ito. Nang biglang nagkaroon ng komosyon, pagtayo ko po sa aking kinauupuan ay kita kong nagkakagulo na sa labas. Napakabilis ng pangyayari. Walang mahabang salitaan. Nakita na lang namin na kumintab ang isang itak matapos hugutin at iangat ng pinsan ng namatay. Sabay taga sa kaalitan nito na nakikipaglamay na kanila rin namang kainuman. Nagsigawan ang mga tao, lalo na nang bumagsak ang lalaki sa lupa. Dahil sa nawala ito sa balanse ng kanyang subukan na mailagan ang itak. Gusto man nilang pigilan ang kanilang kaanak ay hindi nila magawa, dahil sa parang wala na ito sa katinuan dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Isang taga pa ang pinakawalan nito na nakita kong sinangga ng lalaki ng kanyang braso. Ilang sandali lang ay nakita namin na bumangon ang lalaki nang makahanap ng tiyempo. At nang susugurin itong muli ng taga, ay mabilis nitong sinalubong ng kanyang dalawang kamay ang itak. At nang mahawakan, ay parang walang kahirap-hirap
na inagaw niya iyon sa kanyang kalaban, na kanyang ipinalo ang itak sa likod nito, na hindi ginamit ang talim noon kundi palapad na tumama iyon sa pinsan ng namatay. At nagtatakbo itong palayo ng masaktan. Yun ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng maituturing kong isang kababalagan. Dahil sa wala man lang kaming nakita na kahit isang patak ng dugo mula sa ginawang pagtaga na iyon sa lalaki, wala itong tinamo na kahit anumang sugat. Nanalaman ko nung huli na may bertod pala ito. Nasabi pa sa usap-usapan ay nagkapikunan lang daw ang dalawa matapos na hindi magkaunawaan. At dahil sa kalasingan na rin, kaya nagawa nitong tagain ang kanyang kaibigan. Kahit pa nga nalalaman nitong may taglay itong anting. Dahil bantog pala ang husay ng lalaki na iyon sa kanilang baryo. Ang sunod na karanasan ko ay naganap naman noong minsang nakipamiesta kami. Ginabi na kami sa daan noong mga oras na iyon. Wala pa talaga sana kaming balak na umuwi. Dahil sa talagang nawili na kami sa piyestahan. Kung hindi nga lang namin naisip yung napakaraming trabaho na naghihintay sa amin kinabukasan, ay malamang na hindi talaga kami nakauwi. Kasama namin ng kapatid ko ang tatlo naming pinsan. Dalawa lang ang flashlight na aming dala. Hawak ko ang isa at nauuna ako, habang ang isa naman ay hawak ng pinsan namin na nasa hulihan. Kasalukuyang paakyat kami noon sa bundok, kaya medyo pataas ang daan at may parte pa nga na matarik. May kalayuan po kasi yung pinuntahan namin. Nang matamaan ko ng liwanag ang isang baka sa gilid ng daan, ay nagtaka pa nga ako kung bakit naroon iyon. Sapagkat hindi dapat sa ganung bahagi iyon isinusuga, dahil sa delikado iyon para sa kanila. Maaari kasi nilang ikamatay iyon kapag nasa lapid ng lubid ang kanilang mga paa. Pero nang malapit na kami dito, ay laking gulat ko nang hindi na baka ang nakikita ko na nasa aking harapan. Isa iyong tao, ngunit nangingintab ang balat nito. Nang humarap ito, ay napatakbo na ako ng tuluyan pabalik dahil sa kakaibang itsura nito. Nagsisunuran din sa akin ang mga pinsan at kapatid ko. Malayo ang ginawa naming pagtakbo. Na nang huminto kami ay talaga namang humihingal kaming lahat. Ang buong akala ko ay napatakbo lamang sila dahil sa naging reaksyon ko. Pero nakita din pala nila na mayroong nakaabang sa daraanan namin. Yun nga lang nang ilarawan nila kung ano ang kanilang nakita, ay iba naman iyon sa akin. Ang sabi nila ay isa daw itong matanda na puting-puti ang buhok na nagtatayuan na nakabuhagag at nakatuwad na parang aso. Dahil doon ay madaling araw na kami dumating sa bahay, pagkat umiba na lang kami ng daan kahit na mas malayo. Matapos na mangyari iyon sa amin, kahit na alam ko na ang ukol sa mga aswang dahil na rin sa mga kwento-kwento, ay ayaw ko pa rin paniwalaan na aswang nga ang aming nakita nung gabing iyon. Ang nasa isip ko ay baka mga tao lang rin sila na hindi nakikisalamuha sa ibang mga tao, na mas pinili nilang manirahan sa mga kabundukan o kaya naman sa kagubatan. Naisip ko rin na baka isang uri sila ng tribo na may kakaiba lang na itsura. Pero
Napatunayan kong mali ako sa aking mga iniisip tungkol sa kanila. Nang sa isa pang pagkakataon ay maranasan kong minsan pa na makasalubong ang ganitong uri sa daan. Galing naman ako noon sa pagdudugos ng nyog. Kasi sa amin, pag nagkukopra ay mano-manong inaakyat ang puno. Ang tawag doon ay pagdudugos. Pagkatapos kasi ng trabaho, ay niyaya ako nung nagpapatrabaho na mag-inuman daw kami. Ayoko sana dahil sa wala akong dalang flashlight. At sa totoo lang, di ko po itatanggi na simula na mangyari iyon sa amin ay natatakot na akong magpagabi pa sa daan. Pero sinabi niya na kanya daw akong pahihiramin ng flashlight. Total naman daw babalik pa ako kinabukasan dahil sa hindi pa tapos ang aming trabaho. Gusto ko pa sanang magdahilan pero wala na akong maisip. At dahil sa mapilit siya, kung kaya wala na rin akong nagawa pa. Hindi ko naman masabi sa kanya ang tungkol sa kinakatakutan ko dahil baka pagtawanan niya ako. At doon kasi sa aming probinsya mahilig magbansag ang mga tao at magiging tampulan ka ng kantsawan sa oras na may malaman sila sa iyo. Kaya nga, kahit isa sa amin na nakaranas noong gabi na iyon ay walang nagkwento. Inilihim na lang namin. Sa madali pong salita ay napapayag na niya ako. Naglabas siya ng isda na pulutan at dalawang bilog. Yung bilog na tinatawag ay iyon po yung gin. Yan kasi ang karaniwang iniinom doon sa amin. Kapag may pera ang tao, yan po ang binibili. Pag wala namang pera, ay tuba. Nang maubos namin ang dalawang bote, ay naramdaman kong tinamaan na ako. Pero maayos pa naman ang pananalita ko, maging ang aking paglakad. Nagpaalam na ako at sinabihan niya akong bumalik ng maaga. Ito na po ang naging problema. Nung ipapahiram na niya sa akin yung flashlight, ayaw na nitong sumindi. Naisip namin na marahil ay wala ng karga ang baterya. Pero ng mga oras na iyon ay medyo hindi ko na nararamdaman ang takot. Siguro dahil na rin sa nainom ko. Ang ginawa na lang namin ay nilagyan ng gas yung isang bote ng gin. At iyon ang ginawa kong ilaw. Nang malayo-layo na ang nalalakad ko, ay nakarinig ako ng mga pagkaluskos sa gilid ng daan. Doon po kasi sa amin ay talagang ang lalayo ng bawat bahay at talaga pong bulubundukin. Siguro kung laking Maynila ka, baka hindi mo talaga kayanin yung ginagawa naming paglalakad sa gabi. Matapos kong marinig ang pagkaluskos na iyon, ay binagalan ko ang aking paglalakad. Maya-maya, biglang humuni ang aswang. Naisip ko kaagad na aswang iyon kahit pa nga iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako noon. Dahil na rin sa mga kwento at usap-usapan, ganun daw ang huni ng aswang. Base na rin sa mga nakaranas nito. At alam kong malapit lang iyon dahil sa mahina ang huni nito. Iniangat ko ng bagya ang hawak kong ilaw na bote ng gin. At napatingin ako sa itaas. Pagtingala ko, nagulat ako nang makita ko sa isang puno ng nyog ang akala ko ay kabog. Ang kabog po sa amin ay isang malaking paniki, pero duda ako dahil sa laki nito. Nakaramdam ako ng takot, pero di ko rin maipaliwanag bakit
parang palaban ako ng mga oras na iyon dahil siguro sa alak na nainom ko. Nakakabit ito sa bandang gitna ng nyog na nasa mataas na bahagi ng lupa nakatayo ang puno sa may gilid ng daan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko, pero ipinapon ko na ang sigarilyong hinihit-hit ko at dahan-dahan ko nang binubunot ang itak ko sa bewang. Nang lumingon ito ay nagulat pa ako dahil sa nakakasindak na itsura nito. At doon ko palang nasiguro na hindi nga ito isang kabog. Dahil sa bogahag na buhok nito na nagtatayuan. Sabay bitaw nito mula sa puno na papunta sa akin. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang itak na kasalukuyan ko nang hinuhugot ay hindi ko na nabunot ng tuluyan. Malakas ito, pero malakas din ang pakiramdam ko sa aking sarili noong mga oras na iyon. Mahaba ang itsura nito na akala mo ay aso ang uso na may matutulis na ngipin. Grabe ang laway nito sa bibig. Bumagsak ako sa lupa na nakadagan ito sa akin. Ginamit kong panangga ang isang braso ko. Pati ang isang tuhod ko ay aking itiniklop para maprotektahan ko ang aking sarili. Wala na akong naisip na iba ng mga pagkakataon na iyon. Inihampas ko sa likurang bahagi ng ulo nito ang bote ng gin. Umalingasaw ang amoy ng gas na dahil sa pabilo nito na may apoy ay bigla na rin nagliyab. Nadali pati ang kamay ko, pero mas malala ang pinsala sa kanya. Nakita kong nagliyab ang buhok, batok nito at likod. Dahil doon ay kusa na itong lumayo. Mabilis itong naglaho sa gilid ng daan kung saan maraming mga puno at halaman. Hindi agad ako nakatayo, nanatili lang akong nakaupo sa lupa. Hindi ako makapaniwala na nakaharap ko ng harap-harapan ang aswang na dati ay sa kwento ko lang naririnig. May mga tinamo akong sugat sa braso at sa kabila naman ay may paso ang kamay ko. Nang pakiramdam ko ay ayos na ako, ay nanguha na lang ako ng mga tuyong dahon ng nyog sa daan. Iyon ang sinindihan ko at ginawang ilaw hanggang sa makarating ako sa amin. At iyan po ang karanasan ko, Sir PB. Ang totoo po niyan ay dito ko lang sa inyo nagawang ibahagi ito. Wala po akong pinagkwentuhan niyan dun sa amin dahil ayokong masabihan na nagyayabang lang at sinungaling. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pababalaghan. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayun din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.